Yo guys, what's up? So, ngayon, mag-isa lang ako dito kasama yung tatlong bata. At, trip ko ngayon kumain. So, food trip tayo. Kukunin ko yung binili namin kahapon ng delisisa lang. So yun guys, kumuna ako tindor at gunting. Tingnan natin ito. So yun na guys, pak pa siya ulit. So lagyan natin yung camera dito. Ayan. 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 So yun guys, bali mukbang tayo ngayon. So lagyan na natin itong bakasyon natin dito. Dahil hindi tayo makabalik ulit. Yung what if kung sa Japan sila, no? Yung kapatid ko. Pero narinig ko parang dito na Australia yung sinag-inaglaan. So yun guys, yun yung ganda. Lagyan natin yung maang ba ito? Yan, lagyan natin para po dyan o pagkulo o ano. Thank you.
mamaya na lang tayo kukuha ng ano, ng inumin kasi marami ang pagpipilian dito. Marami sa ref. Tingnan mo, kami ng ref namin dito. Meron nga dun, soya milk. Sa akin yun, minininom ko. Tapos may Pepsi pa dun, pero dalawa na lang. Hindi, soya milk na lang ininomin ko. Yung tama. Tapos yung isa, yung Starbucks na bote. Ayos. Para ka na rin mayaman dito eh. May mga prutas din. Oh. Prutas. Habang tulog pa yung mga bata, food trip na tayo. Kasi, pag nagising yan, nako. Okay, so baka malambot na. Tapos yung dila ko pa, medyo masakit yung ilalim. Ewan ko lang. Tapos itong ilong ko, nagdudugo dahil sa kakabunot ng kulangot. Hindi talaga mabusubas yung nararamdaman mong ano sa katawan. Maliliit na sakit. Yan. Dinamingan ko yung sabaw. Pakita ko yung sabaw. So yan na guys. Medyo ano na. Palalambutin pa natin. Naalala nyo guys yung sa vlog ko na isa na itong mga ganito may init pa na noodles. Ng mga cup noodles para lumamig. Lalagyan nyo lang ng ice cubes mga 2-3. Sigurado lalamig agad yun. Medyo naka 400 BC ata ako dun. Alam nyo guys, sa channel ko, hindi naman ako views grabber eh. Basta gusto ko lang mag-enjoy ako. Ang purpose nung naman ng views is para kumita ka. Siyempre, para malaman mo kung sino talaga yung mga na-entertain mo. Pero yung parang pag out of the line ka na pi-please mo yung iba. Pero yung main intention mo is, di ba, para yung views lang talaga na legal. Parang lang batas yung YouTube eh. Susunod ka lang dyan eh. So yan, tingnan nyo. Tingnan natin. Sarap. Pag ganito yung ano niya, cup noodles malaki, talagang siguradong
Yung mga sa gantong katawan na para sa akin, busog agad yan. Maangang siya guys, maano dito. Sa dila. At tingnan mo, dalawa yung iniinom ko. Buti na lang, meron pa isang iniinom yun, Pepsi. Ayun tayo. Bigit sa tiyan. Yung kanta pala na Don't Dream It's Over. Tagal ko na pala naririnig yan. Yung pala yung title niya, Don't Dream It's Over. Panood ko siya sa French Rhythm. Ganda ng kanta na yun. Makakalibil nila na kanta yung gano'n yun. Don't Dream It's Over, Don't Speak, Sway, Tattooed On My Mind, mga pambabae. Mga torn, gano'n. Yan. Maganda yung mga gano'ng kanta. Parang ano siya, accurate. Hey now, hey now. Uy, sorry. Na-release ko na. Sa tulong ng Pepsi. Diba? Na-release ko. Don't dream it's over. Pala yun. Guys, malapit ng mag-June, di ba? So, marami pa akong plan sa channel ko. Paisa-isa lang yung nasadagagad sa channel ko, nakakatawa. Pero okay lang yun. Mas maganda na natin nadadagdagan kaysa nababawasan. Okay. Tapos na ako sa soya. Ito naman tayo sa Pepsi. Sakto lang to, manood kayo. Lahat ng bagay na pwede maging eksakto kung alam mo lang yung tamang galawan. Guys, tip ko lang sa inyo pag nandito kayo sa UAE. Pag pumunta kayo sa public places, nag-video kayo, o camera picture, huwag kayo magkukuha ng larawan or video na may mahagip na nakaitim na ano, yung Arabic na babae, mga babae, yung nakatabon lahat. Kasi pwede kayong makulong. Pwede kang mag-video pero huwag mong idadama yung sa camera mo yung mga naka-item. Kultura nila yun dito. Meron silang ano, sinusunod na ano, patakaran. Eh kahapon, nag-ano pa lang kami sa city center yung video-video, yung camera. Buti wala talagang nahagip kasi sa entrance pa lang kami. May maraming mga naka-item na ano doon sa may ano na, sa loob na talaga. So yun lang guys. Tsaka dito sa UAE, yung mga allowed sa Philippines na mga sa social media na mga offensive, yung ganun, may mga basher ganun. O yung mga negative content. O negative
ng mga websites ganun, mga illegal, eh bawal yan dito. Napakadalang lang yung makikita mo. Dito ka, pag dito ka tumira siguro, baka kung ano yung nakasanayan mo sa Pilipinas, parang magbabago yung buhay mo eh. Tsaka guys, yung sasakyan dito, pag may tumatawid, lalo na yung mga wala sa hulog, hindi yung pipreno, wala silang paki kung kasagasaan ka. Kaya dapat, listo ka lagi. Pag meron namang pedestrian lane, tapos merong signal, yung traffic signal na kung pwedeng tumawid o hindi. Pag nag-green na yung tao na symbol, natatawid, tawid ka. Tsaka bilisan mo. Pero yung maintain lang na ano, kasi yung sasakyan talagang ano yan eh. Ang rules kasi dyan, ayaw nila maaksidente. Kasi ano ba pipili nila yung tumatawid o yung sasakyan nila pag damay sila nun, di ba? Kaya hindi sila pumapreno dali-dali. Conforme lang kung ano na, tatawid na talaga kayo. Naka-green na. Pipreno sila. Di ba? Mas maganda dito kaysa sa Pilipinas na alam mo, ang UAE talagang na, hindi ko kasi na ano yan eh. Nung elementary high school ako, hindi ko pa nga alam itong bansa na ito eh. Ngayon lang. Sa edad kong to, alam ko na mag-appreciate ng mga foolproof. Itong bansa na ito, napakaganda. No wonder this is next to Japan. Itong tinutuloy naming apartment, ate ko nagbabayad, di ba? Ang price nito per month is more than 20,000. Ganun kamahal. Kahit ngayon pamasahin namin eh, more than 20,000 yata isa. Kasi 8 hours. Kumbaga, magkano ba yung pamasahin mula Manila to Tacloban? 1 hour lang yun. Di ba mga 2,000? Times 8 mo, 16, oh, sabi na natin 16,000, kung may additional mga 18, baka ba sabi na natin 5 digit na ano price. Siyempre, kung nandito ka na, sulitin mo yung pagtira mo dito, pagbakasyon mo dito. Pero siyempre, susunod ka sa batas, huwag kang, eh, ang bottom line dito, huwag kang pasaway. Doon ka lang sa kung saan ka nang galing. Dito hindi mo pwedeng gawin yan. Tsaka guys, ang mga madalas dito na nakatira, mga Indiano. Ewan ko lang sa Dubai ah, kasi sa Sharjah kami. Halos lahat Indiano. Tsaka yung mga lalaki, babae, Indiano dito, matatangkad. Gandito lang ako eh, gandito eh. Meron yung mga nasa boot na lalaki, ganun kataas, mga 6'5 yata height. Mukha akong pandak. Pero sa Pinas, matangkad ako doon. Lumit kami bigla eh. Sa amin yung apat eh, yung ate ko, mama ko, sa papa ko. Ako yung pinakamatangkad eh. Kahit ako na yung pinanta, wala pa rin yung height ko. Hindi umubra sa height nila. Matatangkad talaga eh. Meron nga eh, ano yun. Eh, Indiano siya eh, payat na, matangkad, para mga 6'3. Bata pa, mga 15 years old pa lang yata yun. So yun guys. Ubusin ko pa ba to? Naantok ako.
Uh-huh.